And make sure dito sa mapapanood nyo sa aking video, gamitin nyo ang technique na ito dahil malaking kabawasan sa tinik sa mga bulsa ninyo. So panoorin nyo lang po itong video na to. Maraming maraming salamat po sa panonood and let's watch. Hold up. Again for another video ng ating Almontero tutorial. So for this video ay magpo-focus tayo sa pagbabayad ng ating electricity bill gamit ang ating technique sa G-Credit. Okay, yung technique na to ay makakatulong para makaahon tayo sa oras ng pangangailangan. So, basta panoorin nyo lang ang video na ito at sigurado naman na may matututunan kayo kahit kaunti. Okay, so meron tayo ngayon ipi-feature na question tungkol pa rin sa GCash. Ang nagtanong ay si Yan. Siya ang nagtanong na kung pwede daw bang bayaran ang G-Credit ng paunti-unti. Yes, pwede po nating bayaran ang G-Credit ng paunti-unti or ng installment. Then once na nabayaran natin, halimbawa ang utang natin ay 3,000, then nagbayad tayo ng 1,000 pesos. Once na makabayad tayo, maaari mo na ulit itong gamitin. And make sure dito sa mapapanood nyo sa aking video, gamitin nyo ang technique na ito dahil malaking kabawasan sa tinik sa mga bulsa ninyo. So panoorin nyo lang po itong video na to. Maraming maraming salamat po sa panonood and let's watch it. Okay, so pupunta tayo ngayon sa GCash at ire-record syempre natin. So sa GCash application, maaari na tayong magbayad agad-agad ng ating mga bills tulad ng Meralco, ng Prime Water or ng ating billing sa tubig, sa internet, sa cable, and kung ano-ano pa. So, hindi na natin kailangan lumabas ng bahay. So, ipopost ko muna ha. Okay. Yan, since nandito na tayo sa GCash, pupunta na tayo sa ating pinaka-topic. So, yung pinaka-topic natin dito is, paano ba natin mababayaran yung Meralco bill ng hindi babayaran ngayong buwan. Babayaran pero hindi babayaran. So, ibig sabihin, makakabayad tayo ng bill ng Meralco kung saan hindi tayo gagastos or kumbaga hindi natin kailangan ng cash agad-agad. So, ito po ay nire-recommenda ko lamang sa mga kinapos or kinulang dahil ito po ay may interest na 5%. Okay. So, unang-una, tayo ay pupunta sa Manage Credit. Okay. Sa Manage Credit, i-open lang natin siya. Okay, open lang natin si Manage Credit. Then, kung mapapansin nyo, meron tayo dyan. Napaliwanag ko na to, pero uulitin natin para sa mga magbabayad naman ng Meralco. Nung last time kasi is broad yung aking tutorial about paying bills. Ito naman, specifically sa ating Meralco bill. So, I have here a... Okay. Meron tayo ditong tinatawag nating total use credit limit. So, total use credit limit. Okay. So, ayan siya. Then, ayaw. Total use credit limit. Okay. Yan. So, 711.12. Ayan yung aking nagamit na sa aking G-Credit. Tapos, may tinatawag tayo dyang remaining credit limit, which is, ayan pa yung balance nyo. So, in my case, my balance is 2288.88. Then, yung total credit limit ko is 3,000 only. So, kung mapapansin nyo, meron kayong makikita dyan na billing details. So, yung billing details, ito yung cut-off period kung saan
pinapasok ni GCredit or ni GCash yung babayaran natin for the 1 month or for the whole month. Okay. So, in my case, my billing details here is March 23 to April 22. So, ayan yung for the month of April ko, kung saan kailangan kong bayaran yung magagamit ko ng May 8. Okay. So, ibig sabihin, kapag gumamit ako ng March 23 to April 22, paying my bills, paying any of my bills, papasok siya ng May 8. So, since ngayon ay April 23, ngayon ay April 23, kung mapapansin nyo, nakagamit na ako ng, kung mapapansin nyo, nakagamit na ako dito ng credit limit ko or ng cash balance ko kay GCredit, pero zero na. Bakit zero? Kaya zero yan kasi nagbayad ako ngayon, which is lampas na sa aking billing details. Okay. Ngayon, papasok na yung aking utang or yung aking niloan sa GCredit on June 8. Yes, June 8 na po papasok. 'Di ba? Napakatagal. So, ang diskarte lang nito kapag tayo ay magbabayad ng ating Meralco is kailangan ilampas nyo lang po siya dito sa ating billing details. Okay, once kasi na nilampas natin siya, automatically next month pa ang pasok niya. So, March 23 to April 22, ang pasok niya is May 8. Pero kapag lumampas ako ng April 22, ang pasok niya na ay June 8. Okay. So ngayon, babayaran natin yung Meralco natin. So, sa Meralco natin, meron tayong babayaran na, taka lang ha, may babayaran tayo na 2276.69. So, meron ako ditong 2288.88. So, ibig sabihin, kasha. So, ang mangyayari niyan, pupunta tayo ngayon kay pay bills, then punta tayo kay electric utilities, then punta tayo kay Meralco. Ganun lang kasimple. Pupunta tayo ngayon kay Meralco. So, kung mapapansin nyo, meron kayong makikita dyan. Kapag pwedeng gamitin ng isang merchant, yung GCredit, may makikita ka dyan also accept GCredit. Normally, makikita nyo to sa water billing, sa internet, sa electricity. Okay. Okay, sorry. Then next, magbabayad na tayo ngayon. So since Meralco yung ating topic ngayon, babayaran na natin siya through my GCredit. Okay. So ilalagay lang natin yung ating CAN or yung customer account number. Okay, nasa na sa ating Meralco? Yung aming customer account number for let's say ilagay natin dito is PayNow natin. Ilalagay natin is to CAN. So, makikita nyo naman dyan, mababasa nyo naman sa Meralco yung inyong customer billing number. Okay. So, taka ha. Lagay natin ngayon kay Meralco. 19114944466. Okay. So, ilalagay natin ngayon yung amount. Yung amount ng ating kailangang bayaran is 2276.69. Dapat sakto. 2276.69. So, make sure lang natin na meron tayong ilalagay na email address para makatanggap tayo ng resibo. Okay. So, may mapapansin kayo dyan na dalawang choices. We have here the GCash and GCredit. Siyempre, ang gagamitin natin ay GCredit dahil wala namang laman ang aking GCash. Okay. So, pindutin natin ang GCredit, then pindutin natin yung next.
Then, meron tayong confirmation you are about to pay 2276.69. Okay. Ayan. Processing na ang ating Meralco. Okay. Meralco, Meralco, Meralco. Okay, so here we go. Ayan na yung ating transaction details. Make sure na isi-save natin to para in case na magka-problema. Pero napakadalang naman magka-problema. We have here 2276, the reference number, time and date, and the information you provided. Okay, so babalikan natin ngayon yung ating GCredit. So, pagbabalikan natin yung GCredit, punta lang tayo sa Manage Credit. Okay. Pagkapunta natin sa Manage Credit, kung mapapansin nyo, wala pa rin akong billings. Wala akong billings dahil ngayon ay April 23. Lampas na sa aking billing details. So, ibig sabihin, babayaran ko pa yung Meralco ko on June 8, 2021. So, ayun po. Then, kung ang problema nyo naman po ay, halimbawa is, yung kuryente nyo, let's say, ang kuryente nyo is, ang kuryente nyo ay 3,100. Okay. Kung 3,100 yung kuryente nyo, pero yung GCredit limit nyo is 3,000 lang, tapos walang-wala kayong pambayad. Pero magkakaroon naman kayo ng pambayad soon. So, ang kailangan nyo lang gawin is, i-message nyo po ako sa comment box or sa comment section. Then, pwede nating gawing cash yung total credit nyo. Pwede nyo makuha yan in cash, but not exactly 3,000. Meron tayong tinatawag na service fee. Service fee na 10%. Ay, na 5%. Okay. So, 3,000 times 0.05. Then, yung sagot doon, 3,000 times 0.05, I think, is 150. So, bali, mababawasan ng 150 yung 3,000 mo. Pero makukuha mo siya ng 2,850. Yes, tama. 2,850 kung hindi ako nagkakamali. So, ayun lang po. Minsan, kailangan natin gumamit ng mga paraan para makabayad tayo sa mga responsibility natin. Yung responsibilidad na makabayad sa mga billings. And bayaran naman natin sa tamang oras at panahon. Dahil minsan, pag kinukulang tayo, minsan kapag kinakapos tayo at nagkakaroon ng emergency, ay ito yung nalalapitan natin. So, wag na lang tayo magpakabaon sa ating mga loan. Gamitin lang natin ito sa tama. Okay, so hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa panonood, sa pagbabayad ng ating Meralco. Wait, ililipat ko lang ang camera ko. And ayun na nga po. So, after nating mapanood yung ating pagbabayad ng Meralco, gamit ang technique natin sa ating GCredit, ang kailangan lang nating gawin ay gamitin natin ito sa tama. Dahil kapag ginamit natin ito sa tama, tiyak hindi tayo mababaon sa utang. So, gamitin lang po natin ang ating GCredit kung kinakailangan natin dahil kahit papaano malaki po yung 5% na binabawas sa atin or idinadagdag na interest sa mga babayaran natin. So, yun na lang po muna. Maraming salamat po sa panonood at sana po ay muli nyo akong balikan dito sa Almontero Tutorial. Bye!